Dari Malke po sa iyo, yung mga sahod natin yan, kung tuwan naman. Dahil kapanapalating na naman natin, papasahin. Sabay-sabay po natin bigkasi. Tayo'y masaya. Tayo'y daya. Diyos po sa kaganakan. Mga pagpapala. Yaw, hukul. Kanyang ang. Kusiwang. Kapun. Yaw, huswa. Meros kay. Masabihin mo sa katabi mo. Yung katabi mo, sabihin mo. Ikaw ay totoong pinagpala ni Yahweh. Yahweh tayo pinagpapala ni Yahweh. Amnam. Basta nananatili kang matuwid sa kanyang mga paningin. Ayan. Amnam. Amnam. Kaya lagi ngayon dapat na masaya at nagtataglay ng maraming M. Ano'y maraming M? Masaya, mayaman, mapagpigay. Yahweh ng M na mabubuti. Na huwag mo lang tataglayin yung apat na M na mayaman, matanggal, magaling, pamatay. Hindi yun. Kailangan yung mga positibong mga M ang tinataglay ng bawat Yahushuaim. Amnan! Amnan po! Amnan! Talagang gising-gising. So magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng Walyahul ni Yahushua sa Genesis chapter. Ano chapter na po tayo? Chapter? Sino yung nakasubaybay? Ang chapter? O talaga nakasubaybay kayo? Chapter 24? Talaga? 24? Sino yung sabi 24? Taas ang kamay. Chapter 24 na po. Yan. Sa tayo tumigil doon? Sa verse 32. Sumama nga ang aliping pagdating sa bahay, binaba ni Laban ang karga ng mga kabelyo at inangali ng mga hayop. Ang aliping naman ay binigyan niya ng tubig upang magugas ng papati ang mga kasama nito. Ginulutan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng aliping, sasabihin ko muna ang aking pakay bago ani kumain. Sige, sabihin niyo, wika ni Laban. Ganito ang sarili sa inya. Ano po yung alipin ni Abraham? Pinagpala ni Yahuli, mga aking amo. Pinarami ang kanyang mga kawan, ng tupa, kambing at baka. Binigyan siya ng maraming pilak at pito, mga aliping babae at lalaki. Mga kamelyo at aso. Inayos po ni Yahuli na ang asawa niyang si Soroan ay magkaanak pa. Bagamat matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ano po yung pinulumpa niya na di ko babaya ang tagakanaan ang mapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ani pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang tungkol po ni sasamahan na ni ng anghel ni Yahuhulhim upang magbagi sa aking lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang tatay, ani, kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Yan po ang utos sa akin. Puntok din mo ito, nasabi pa sa akin. Natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggi ang karma ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagsabit ko po sa may balon kanina, ani nalangin ng ganito, Yahuhulhim, may kapal ni Abraham. Tatayo po ani sa may balon ito, at pag may tumating na dalaga upang umigil, ani makikiinom. Kapag ani pinainom pati ang aking mga kamelyo, yun na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking amo. Hindi pa natatapos ang aking panalangin. Dumating nga si Roetka. Dumusong siya sa bukal at sumarong ang tubig. Nakiusap po ani sa kanyang ani painumin. At hindi lamang ani ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang tugon po'y
kay Betuol na anak ng mag-asawang Nahor, ha, Milka. Kaya kinabitan po siya ng hikaw sa ilong at sinuta ng mga polisyelas. Pagkatapos ani nagpatira pa sa lupa at sumambakay Yahu Olim. Kay Yahu Olim na amo kong si Abraham dahil pinapatnubayan niya ani at hinatid sa tahanan ito. At dito nga natagpuan ng dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya nililingkod na, sabihin niyo sa akin kung sangkayon kayo sa angan ng aking amo. Kung hindi naman, sabihin niyo at nang makalos ko naman kung ano ang aking gagawin. Tumugon ang mag-amang Betuol at Laban. Yaman ang bagay na ito'y mula kay Yahu Olim. Wala kaming masasabing anuman. Isama mo Soro Edgar. Pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong amo. Pagkaraling ito, ang alipin na Abraham ay muling nagpatirapat at nagpuri kay Yahu Olim. Dahil naganap yung kanyang hinihiling, mga kaibigan. Yung pinagkepoolyo niya kay Yahu at inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto pila para tayo Edgar. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid itong si Laban at ang kanilang ina. Ayan. Nagre-regalo, agad. Mga kalalakihan, nagre-regalo kapag ka meron silang sinusungkit. Ayan. Ano niya na yan? Dapat pinaghahandaan talaga. Amnang! Huwag kayong lalapit sa mga magulang ng mga babae na wala kayong dala. Amram, merong dala. Kailangan may dala, ha? Amram, hindi yung, ano lang ang dala nyo? Baka yung sa pagitan lang ng kita. Huwag yun. Kailangan talaga merong kayong niriregalo para talagang magilas kayo. Ano? Hindi pa man sumasagot yung mga magulang, oo na kaagad. Dahil meron ng paunang pagbibigay. Ama, ugaliin nyo kayong mga lalo ng mga binata pa. Ha? Ama, magbibigay kayo. Tumukol ang mag-amang Betuol Laban at Laban. Yamang bagay nito yung wala na kayaw ulit, wala na kaming masasabing anuman. So, pinasasama na si sino yan? Babae? Dalaga? Si Roevka o si Rebecca. Yan. At inilabas niya nga mga damit. Binigay niyo niya hold. Pagkatapos ang alipit at mga kasama nito'y kumain na at uminom at doon na nagpalipas ng gabi. Pinabukas ay nagpaalam na siya. Ngunit iniling ng ina at ng kapatid ni Roevka na magparaan muna ng isang linggo at 10 araw bago umalis. Sinabi ng alipin, yamang pinagwagian ni Yahu Olim sa aking lakas. Kayong tulutan na po ninyo ani na magbalik sa aking amo. Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Roevka at itanong ang kanyang kapasyahan. Sasama ka ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Makita nyo? Opo, kagad ang tugon ni kahit hindi niya pa nakikita si Yahutska. O, diba? Ano na? Malakas din ang faith niya. Guwapo ba si Yahutska? O, hindi niya tinanong kung guwapo yun, diba? Basta, ang alam niya, siya'y sinusugo na rin ni Yahu. Ano na? O, si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinaintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at ang mga kasama nito. Matapos basbasan ng ganito, ikaw nawa o Roevka'y maging ina ng marami, mga lungsod ng kaaway, malubing ng iyong lahi. Nang handa na ang yawon, si Roevka at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng aliting umuha sa kanya. Nang panahon yun, si Yahutska ay naninira sa lupain ng Negev. Misa napadako siya sa ilang ng Berlahay o
nang magtatakip silim. Siya'y namamasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga pamilyo. Natanamero eka si Yahutska, kaya bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliting kumaon sa kanya at nagtanong, sinong lalaki yung paparapit sa atin? Siya po ang aking amo. Tugon ito. Kumuha ng belo si Roega at talumbog. Tinago muna yung kanyang biyobi. Ano na? Hindi mo na pinakita? Pagtagpo ni Rai, sinalisay nang aliting kay Yautska ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Yautska si Roega bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwa niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Chapter 25 po. Bukod kay Soroha, naging asawa rin ni Abraham si Ketura. Ang mga anak niya rito ay sina Simram, Yoksan, Medan, Madyan, Isba at Soha. Si Yoksan ang tatay nila Sheba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Azurin, Letusim at Leomin. Ang mga anak naman ni Madyan ay sina Epa, Eper, Hanok, Abida at Elda. Elda, yawon sila ay buwan sa kay Ketura. Nayawutskap yung pinamana ni Abraham ang yawon niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbigyan niya na riya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa damong silangan para marayo kay Yahutskap. Ganoon. Kung mapapansin niya, namigay na. Bago pa lang nagpamana ng natitira. Ano na? Para walang walang maiingit. Walang mag-aaway. Dahil yaw, binigyan. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Kaya ba natin mabuhay ng gano'n? Kaya. Ano na? Tsaka huwag kayo mapatawag ng matanda na. Dahil pagka matanda na, parang sinasaling mahina ka na. Ano na? Nagkakaitad lang. Ano na? Ha? Nagkakaitad lang. Tsaka aprobado na pala yung batas sa Pilipinas, yung pag umabot ka ng 100 taon, meron kang 100,000 pesos. Approve na po yan. Pipirma ko na lang. Ano na? Hindi, approve na po talaga. A-approve lang. Kaya, kailangan umabot kayo sa ganung edad, ha? Magpakalusog kayo. Enjoy nyo yung katayuan sa buhay na talagang malusog ang bawat isa sa ulyan. Kaya sila naging umaabot sa ganung mga edad. Hanggang, dahil maingat sila sa pag-aing, maingat sila sa kanilang mga binibiling, upang sa gayon, maging malusog nga sila lagi. Hanggang po, eh, pagpapatuloy niyo yung mga pag-aaral natin, yung mga nakarap, para lagi tayo maging malusog. Amen. So, to all calls po tayo. Pagpapatuloy po natin yung pagbabasa na yan, susunod po. Talagang kapalapan natin ang ating mga binabasa. Tataas po ang kanyang kamay, kapagka calls, kapagka true ay kanang kamay. Atas mo ang kamay, ha? Tanong. Magkakaanak din ng marami ang anak kong siya kay Hagar. At sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin, si Ismaul. True or false? Atas ang kamay. True? O bakit nagkinalaman rin ngayon? True! Tama. O, pagpapalain mo si Ismaul. At gano'y isang bansa. Pangalawang katanungan. Matapos ang sumpang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Palestino sina Abimelech at ang punong kanyang rumpo. Pagkalis ito'y nagtanim naman si Abraham ng punong roble sa Beersheba at sinamba si Yaulin na walang hanggan. True or false? Nasa kamay. True or false?
sabing true. Taka kamay nga eh. Ayaw mo tumaas o wala kang pakilang. True yun. Di ba nagtanim ko siya tapos sumamba? Ang na, o isa na lang. Dahil alam niya. Matapos makainom ang mga kamelyo, inalabas ng alipin ang dala niyang ikaw at kwintas na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalagang si Roebka. True or false? False. True? False. Sino'y sabing false? Kasunuhan. O ayaw na naman itasang naman. False. Wala namang kwintas na sinasabi. Pulseras. Hanggang. Hanggang po. So, talagang pagpapatuloy po natin mga master pagbabasa po na yan. Talagang napanapanalig at binibigay po sa inyo ng may marunong na pag-ibig mula kay Yahul, Shua Gaul, Yahul, Shua Gaul. Pero sa kaya tayo magsabi ng mga host na Amen! Yahul, 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 Yahul